Nakapag-road trip na kami nang wala sa oras dito sa Tagaytay. Alas 12 na nga na madaling araw, etong si Daddy si ni Yaya kami ni Liam na mag-road trip. Eh syempre, sino ba naman kami para tumanggi? Alam niyo naman kami ni Liam ay 101% na gala din talaga. Ang sabi nga ni Daddy si ay may napanood siya na sabi sandali na lang daw ang biyahe papuntang Tagaytay. Nakalaks nga daw ang daan at ang sabi nga 20 minutes to 30 minutes na nga lang daw ang biyahe papuntang Tagaytay. Eh alam niyo naman si Daddy si mapagpatol kaya naman ni Yaya kami ni Liam. At syempre alam niyo naman kami ni Liam basta gala ay go kami dyan. Sino ba naman tatanggi dito eh gala na lumalapit eh aayaw ka pa ba? Wala, isipin nga sa amin ni Daddy C kung saan ba talaga ang labas nito. At sa mga puntong ito nga ay natatakot ako dahil wala naman kami kasabay na sasakyan dito at napakadilim pa. Makalipas nga ng 20 minutes ay nakalabas na nga kami dito sa Calax. Pagkalabas nga namin dito sa Calax ay hindi naman pala sa Tagaytay ang labas. Para nga sa mga hindi nakakaalam, kapag pumasok kayo ng Calax papuntang Tagaytay, ang labas niyo po ay sa Silang Proper. Oo, tama nga kayo na kapag ginamit ang Calax ay 20 minutes ang biyahe papuntang Silang Proper at hindi po sa Tagaytay. Sa mga puntong ito nga ay nagtatawanan na nga lang kami nagtatawanan ni Daddy C dahil pagkalabas nga namin ng Silang Proper ay Diyos ko, napakalayo pa pala ng biyahe papuntang Tagaytay. Wait, note, wala pang traffic ito ha? Eh, paano pa kaya kung may traffic? Naku, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo kung kayo ay pupunta ng Tagaytay, eh sa Santa Rosa na lang kayo dumaan dahil mas malapit doon. Oo, medyo traffic lang doon pero huwag kayong pupunta ng alanganing araw at alanganing oras. Naganap-alap nga kami ng makakainan or mga coffee man lang kaya lang mga sarado na. Kaya naman umuwi na lang kami at dito na nga kami dumaan sa Santa Rosa. So yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye-bye!